Creamline, handang-handa na makuha ang kampiyonato ngayon. Akari Chargers, first time nila makapunta ng finals kaya hindi sila papayag na maagawan ng gold ng Creamline. Bernadette Pons at Ivy Laxina agawan sa MVP slot. Kayla Atienza sisikapin na hindi mahulugan ng bola ang Creamline. Kyle Negrito versus Kyle, best setter. Makuha kaya ni Kyle? Bigyan natin ng preview bago ang laban. Kaya before that, I don't forget to like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Ito na nga ang inaabangan ng lahat, ang championship o battle for gold ng bakbakan ng Creamline versus Akari Chargers. Ang undefeated na Akari hindi papayag na madungisan ang kanilang ranking o standing. Kaya kahit ang champion team na Creamline ay talagang papahirapan nila at aagawan nila ng ginto. Ngunit kilala natin ang Creamline Cool Smashers team na talagang hindi basta-basta namimigay. Lalong-lalo pa, bihira sila magkampiyon sa Reinforced Conference. At sabikin sila at atuhaw din sila sa medalya, especially sa ginto. Kaya magiging maganda ang bakbakan na ito maya-maya lamang. Agawan ng MVP slots, Bernadette Pons versus Ivy Laxina magbabakbakan. Alam naman natin lahat simula pa lamang ng elimination, quarterfinals at semifinals ay sila ang top scorer nga sa local players. Kaya good luck na lamang at deserve naman kung sino makakuha ng MVP award. Samantalang si Kelly Grito naman ay talagang mataas ang chance na makuha ang best setter. At kahit na nadala ni Cal at Cab ang kanilang team sa finals ay talaga namang mas mataas sa stats si Jel Cayuna. Kaya naman hindi magiging madali para sa Akari Chargers na tapatan sa setting skills si Negrito. Samantalang Kayla Atienza, hindi malalapagan ng bola. Best libero, maagaw niya kaya kay Kat Arado. Alam naman nating lahat na noon pa ay magaling talaga pagdating sa digging si Kayla Atienza. Ngunit alam naman natin mas mataas ang rank pagdating sa stat nitong si Kat Arado. Lumalaban din si Ravenna ng Akari Chargers. Kaya pagdating sa depensa, hindi naman nagkakalayo ang dalawang team na ito. Blockings department, pareho naman magaling. Ngunit nabawasan ang blockers ng Akari dahil nga medyo enjoyed itong si Seth Domingo. At hindi natin alam kung makapaglalaro pa, pero itong si Madrigal baka maglaro. Na alam naman natin punot dulo na naging issue sa pagitan ng PLDT at Akari. At sana din hindi na maulit ito. Kung import naman ang pagbabasihan, pareho magaling. At posibleng maging best import nga si Okaro. At mali natin makuha din ang finals MVP nitong si Stanton. Kaya good luck na lamang. Overall, 50-50 ang dalawang team na ito dahil pareho magaling. Opensa, depensa at reception. Patagisan na ng lakas ng loob at puso at talino sa paglaro ang kanilang paglalabanan para maipanalo. Kaya guys, sa tingin ninyo, sino kaya ang magkakampiyon? Creamline or Akari Chargers? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Maraming maraming salamat.